Okay, good morning mga Karay Technology. Part 2 po tayo ng ating pollination activities. Ito po yung tinatawag nating self-pollination. Kung napanood nyo po yung aking first pollination, ito tingnan natin. Ayan po siya, oh. Nabuo na siya. So titingnan natin kung anong mangyayari dito. Yan, nag-close na siya, na-pollinate na siya. Kung magdidilaw o tutuloy. So dito, lapit tayo dito mga Karay Technology. Thank you sa ating pong videographer ngayon, si Sir Raymond. Pakikita po natin ngayon, medyo mahirap lang po yan. Yung ating male. Ito yung male, ito yung female pala, female. So, ang gagawin nating activities, aalisin muna natin yung petals. Yan, para mabuka yung petals. Yan, isasacrifice nyo lahat na petals. O, pwede nyong gulayin. And then, para mas makabuelo ng maayos po, yan. Ang kailangan natin yung pollen ng lalaki, isushoot natin doon sa babae. Yan, nakita nyo po yon, yung parang clitoria na yon. Yan, nakita nyo yung pollen, oh. Nagkaroon na po sila ng the two become one. Yan. And then, iwanan nyo na po yon. Yan, ang tinatawag nating self-pollination. So, ngayon po, dito na po tayo, titingnan po natin yung mga nabuo. So, dito ipapakita ko yung cultural management na ginagawa namin. Yan. Para makaroon po ng alalay po or hindi po magkaroon po ng breakdown yung kanya pong hawakan ng kalabasa. Yan. Kinakailangan natin i-support. So, pwede kayong gumamit ng any material, tela, net, para ma-hold po yung bigat ng ating pong kalabasa. At additional na technology po, dito po tayo sa kabila. Ayan. So, naglalagay po tayo ng any dried material, agricultural waste material, para siya, katulad ng dayami, mga dahon, ma-prevent po sa sobrang init ng araw. Ayan. And sa mga insect na hindi po siya matusok o masira. So isa po sa mga technology na ginagawa, lalo na po sa mga urban area, na minimal po yung ating pong space. So ganito, pinaiikot-ikot lang natin yung ating pong kalabasa. Yan. So kinokontrol din po natin yung kanyang growth. Yan, pinuputol natin yan para makaroon ng lateral branches. Hindi po siya humaba ng humaba. Ito pwede nyo ng panggulay. So, i-control nyo lang po siya at the time na nagbubulaklak o namumunga na. Kasi, sayang po yung inyong pong effort na ipuputol nyo. Hindi po siya mamumunga dahil ang gagawin po niya ay mag-rejuvenate ng rejuvenate. So, yun po yung mga support. Yun po ating gagawin. Yung ating pong paglalagay ng shade at marami pang iba. Kaya abangan nyo pa po kung ilan ang mabubuong kalabasa. Yan, sa ating pong tanim na kalabasa nito. So, ito na yung kanya pong mga juvenile stage. Ito, sir. Yan. So, mga dalawang araw, bubuka na po yan. And ipapakita ko po yung technology kung paano po magkaroon ng nutrients. Lalo na ito pong ating pong mga lateral roots. Yung mga yan na naka, aerial roots pala. So, ito pa rin po ang inyong profesor na nagpapaalala sa tamang teknolohiya, Pilipinas. Asensya pa. Bye-bye!